At sa mga padyak, sa video na to, unboxing lang tayo. Meron tayo ditong RockShox suspension forks na i-unbox. Yung mga forks na to, galing to sa bisikleta when biyahe. Kung naghanap kayo ng RockShox forks or mga SRAM components, meron yan sa bisikleta when biyahe. Link ng website at FB page nila, ilalagay ko sa description para makontakt nyo sila. Yung forks na nandito, dalawa to, pero pareho lang to. Yung brand RockShox, isa sa mga pioneers at big name brands pagdating sa bike suspension. Yung model, SID or SID, ibig sabihin daw ng SID, super light integrated design. Ito yung high-end XC fork ng RockShox. Yung isa, SID Select. Yung isa naman, SID Ultimate. Alamin natin yung pagkakaiba ng SID Select sa SID Ultimate, yung price, yung specs, at yung weight. Unbox muna natin tong SID Select. SRP nito, andito sa box, 35,000 pesos. May kasama ng star nut. Meron ding mud guard. Material nito, plastic na may print ng RockShox logo. Andito naman yung manual, warranty papers, may sticker, saka cable ties. Yung cable ties para yun sa pagkabit nitong mud guard. Sa ilalim ng mga yan, andito na yung mismong fork. Astig na ito kasi nakalagay siya sa parang egg crate na style. Kaya hindi kumakalog yung fork dito sa loob ng box niya. Tanggalin natin itong plastic. Ramdam ko agad na sobrang gaan ng fork na to. Ayon sa timbangan natin, 1.5 kilograms yung weight nitong Select variant. Hindi pakat yung steerer tube. Sobrang gaan ito compared sa mga hindi high-end fork na nahawakan ko before. Karaniwa kasi nasa 2 kilograms pataas yung mga mas murang air suspension forks. Yung color ng lowers nito, black na hindi super glossy. Hindi din total matte black, parang semi-glossy. Diffusion black yung tawag ni RockShox dyan. Pero available din to sa glossy na kulay ng lower leg. Yung decals, gray na medyo stealthy yung look. Hindi kasi sobrang contrasting ng colorway sa lowers niya. Wheel size nito pang 29er yung travel 100mm. Pwede naman ma-adjust yan sa 80 or 120mm. May papaltan nga lang sa parts sa loob. Yung spring, debonair yung tawag ni RockShox. Yan na yung latest air spring na present na sa mga 2021 model ng forks nila. Dito sa stock na 100mm travel, may nakaprint sa stanchions na guide pag set mo ng sag. Yung sag na tinatawag, yan yung initial na pag-compress ng fork pag sinakya mo pa lang yung bike. Nasa rider naman kung ilang percent yung preferred niya na sag settings, pero karaniwan, hanggang 30% yung recommended. Hindi mo na need na sukatin manually tapos magka-calculate ka ng percentage kasi ayan, may guide ka na. Meron ding rubber ring dito na para madali yung makita kung hanggang saan ba nagko-compress yung fork. Offset nito is 44mm, yun yung distance ng front axle dun sa steering axis ng fork. This brake mounting is post mount, 160mm yung stock na rotors na pwede, hindi mo na kailangan maglagay ng adapter. Pero kaya nito hanggang 200mm na rotors. Yung stanchions, 32mm yung taba ng tubes, straight wall aluminum. Tire clearance, according to RockShox, 60mm na lapad or hanggang 2.4 inches na tires, kaya pa naman daw. E-bike approved na din pala tong fork na to. May nakalagay lang dito na kung e-bike, add ka ng 10 PSI. Dun sa ikakarga mo na hangin, based dito sa air pressure chart na nakadikit dito sa fork. Yung damper na gamit niya is yung charger damper. Merong fully open tsaka lock position. Meron ding fine tuning ng compression damping in between kung nagkiklik-klik siya. Compatible to na malagay ng volume reducing tokens for more fine tuning. Wala siyang kaabitan ng fender as is, kaya yung mud guard dito, pasip tayo may kakabit talaga. Yung axle nito, maxel yung tawag ni RockShox. Nakatread yung dulo sa mismong dropout ng fork. Inaalin siya dito sa kabilang side. 110mm yung hub spacing. Boost na yan. Tapered yung steer tube. Yung arch nandito sa harap, nandyan din yung clip para sa cable routing ng front brake. Dito sa ilalim, nandito yung rebound knob. Yung rebound, yun yung bilis ng pagbalik from compression ng fork. So, pag nag-compress yung fork, kung gano'n siya kabilis, babalik. Kung mabilis or mabagal yung gusto mo, may guide na din dito na sticker kung anong direction mo siya pipihitin. Pwede mo din yun ma-fine-tune dito. Ang maganda sa RockShox fork, merong guide na available online para sa fine-tuning ng suspension nila. Pwede mo magamit na starting point yun. Tapos, i-tweak mo na lang, depende sa preference mo. Check naman natin itong SID Ultimate. Yung Ultimate, yan yung pinamataas na variant. Mas mahal din to. 45K yung SRP na nandito sa box. Ganun din, may star nut na kasama. May fender na din. Iba lang yung kulay nung print sa fender. Tinerno yata din sa fork. The usual, manual, service, warranty paper, sticker, sa cable ties. Pinakauna mo mapapansin dito, syempre, yung kulay niya. Glossy na blue yung finish ng lower legs. May black pa to na version kung hindi mo trip yung blue. Glossy na black yung kulay na iba-iba din ng style ng decals. Pero kasi yung blue sa RockShox SID, matik yan na sa top end na model lang. Kumbaga, isang sulyap lang. Alam na kagad na pinakamataas na model yung suspension na nasa bike. Pag RockShox SID na kulay blue. Chrome yung decals, sobrang ganda in actual. Pang 29er din yung wheel size nito. 100mm yung travel. Debonair din yung gamit na air spring. 44mm din yung offset. Same lang sa disc brake mounting, post mount din. Minimum rotor size 160, maximum 200mm. Same lang. Same lang din sa stanchions, 32mm yung taba, which is sweet spot naman talaga sa lightness at stiffness for XC use. 60mm din yung max
maximum tire width na recommended, e-bike approved pa din. Yung damper nga lang dito na iba na, race day damper na yung gamit dito. Yung damper dito mas pinagaan palalo. Meron ding external bleed port dito, pwede ka mag-bleed palabas ng hangin sa damper na hindi mo na binabaklas yung buong fork. Open and lock position lang yung compression settings. Yung rebound knob, iniba na dito eh. Hindi na siya knob eh. Parang allen key na lang. Siguro para mas gumaan pa talaga tong fork na to. Another weight saving na napansin ko dito is yung takip ng air valve. Mas pinalit pa din para mas gumaan palalo. Yung weight pala nitong Seed Ultimate nasa 1.3 kilograms lang based sa timbangan natin. Supported pa din malagyan ng volume reducing tokens. Same lang din, walang kabitan ng fender. Kaya yung kasama niya na mudguard pa cable ties kinakabit. 110 millimeters bus spacing, tapered yung steerer tube. Etong latest Seed Forks pang 29er lang talaga. Walang 27.5. Nag-commit na talaga sa 29er kung XCU si RockShox eh. Merong variant yung Seed na 35 millimeters naman. Yung taba nung stanchions. Mas mabigat ng konti yun dito sa mga to. Wala lang tayo dito nun pero mas VP yung stanchions nun. Yun may kabita na talaga ng mudguard. Kung naghanap kayo ng RockShox Forks or mga SRAM components, check nyo sa Bisikleta Ven Biyahe. Or pwede din kayo magpa-order sa kanila kung wala pang available yung hinahanap nyo na parts. Nasa description yung link ng website at FB page nila. Visit nyo na lang din. Nandun na din yung contact details nila. Palike na lang ng video mga kapadya kung nagustuhan nyo yung episode natin ngayon. Comment down below sa mga naka-RockShox Forks dyan. Pa-share naman ang experience nyo sa forks nyo. Para lang makita ng mga kapadya natin. Unboxing episode lang kasi to, hindi naman to review. Hindi pa din ako nakakasubok ng high-end na RockShox Forks eh. Pero syempre, RockShox yan eh. Yung brand, well-established brand na yan. Makikita nyo din yung forks na to na ginagamit ng mga pro sa international XC races. Ganito yung nakasalpak sa bikes nila. That's it for this video mga kapadya. Kita sila sa susunod na videos. Ride safe mga kapadya.